So good day mga ka-Bekis! Dito tayo ulit, Becky Works. Another tayong kaalaman na ibabahagi sa inyo ka-Bekis. Siyempre ito, sariling build ko. At like ko sinasabi, lahat ng sinishare ko po at binabahagi sa inyo is base po sa naging experience ko. So ano to, may hawak ako rito. Diagram. Sulat kamay. Actually ka-Bekis, i-share nyo to at i-like nyo ha. Dahil sa totoo lang, tatlong araw ko nang ginagawa. Ang hirap pala gumawa talaga ng diagram. Kasi ako sa isip, madaling gawin. Lalo na pag ina-actual ko ng kabit. Pero yung guguhit ka ng ganitong drawing, ang hirap pala ka, Bekis. Na-stress ako. Tapos sinisip ko na ako. So anyway, pwede na tinutukoy ko sa inyo at tatalakayin natin. Ito po yung pinangako ko sa mga nag-request sa akin noon pa. Tungkol po ito sa passing light advance. So meaning, kahit nakapatay, pwede mag-passing light. At pag nakabukas na yung ilaw, pwede pa rin siya mag-passing light. Okay? At the same time, multifunction siya kasi pwede mong isabay yung busina. So, bago ang lahat ka, Becky, gusto kong sabihin sa inyo na ang paggawa ng diagram, ito gaya ng ginawa ko sa passing light na to. Actually, napakarami po siya. Habang ginagawa ko itong drawing na to, ang dahil ko pa naiisip na pwede pa palang ibang way ng passing light. Pwede yung pang i-advance ng i-advance. So, gaya sinasabi ko sa mga nanonood sa akin, sa mga follower at nagtitiwala sa akin, kayo mismo, pag naukuha nyo kasi yung ano, pag nagigets nyo yung procedure, yung mga wiring orientation, lahat yan, pag na-familiarize nyo yan, kayo mismo makakagawa na ng sarili nyong diagram. Kumbaga, pinanood nyo yung channel ko, pinanood nyo yung diagram ko, kayo mismo ma-upgrade nyo pa. So, nasa inyo yun. Pero siyempre, be guided mga ka-Bekis. Ingat po. Kasi wiring po ang pinag-uusapan natin. Okay? So, ito. May ilalabas akong video ka-Bekis. N-Max. Papakita ko sa inyo yung tinutukoy ko yung passing light sa kanya. Kinabitan ko siya. Laser gun. So, N-Max version lang ito mga ka-Bekis. Panuuri nyo muna. So, ganito yung ano ka-Bekis natin. Yung mga advanced passing light. Yan yung ilalabas kong diagram para sa inyo. Para matuto kayo mag-DIY. So, may driving light. Laser gun. Ito yung pagpinasing mo. Ito wala na. May steady na. Ito. Pwede siyang kumaligtad. Pati yan sa baba. So kung patay ito, pwede rin yan. Kung patay ang mini-driving light, ito lang. May passing pa rin. Lakas hindi pa rin yan. Takaha ito. Pag-ayos na kahay, pwede mag-passing. Pag-ayos na ka-low, pwede mag-passing. So ayun mga Bekis, nakita nyo no, yung sa N-Max. So itong pangalawang video na ipapakita ko sa inyo ka Bekis, ito na yung may kasamang busina. Ginawa ko po siya sa Sniper 150. So abang ito, papakita ko sa inyong video para makita nyo yung sinasabi ko. Driving light. Passing. So papaligtad, advance, may kasamang busina. Kasi hindi, pwede mag-passing. So, kahit nakahay. Kahit nakahay, pwede mag-passing. Kasama yung busina. Sa passing switch yung ka-Bekis ha. So ayun baka Bekis, nakita niya yung Sniper 150, no? So baka iba magtanong, bakit pag naka-advance lang, doon na siya bubusina. So iba kasi yung purpose ko ka Bekis. Kasi normally, ang busina po kasi ginagamit siya kung sino nasarap mo para ma-aware. So sa akin, yun ang ginawa kong concept. Parang sa experience ko bilang rider kasi, syempre yung passing given na yun eh. Pag sa kasalubungan, papassing ka.
Eh, paano ko yung sinusundan mo? Kunyari, mga tricycle sa kalsada, ang babagal magpatakbo. At least, pag lakas hindi na yung ilaw mo, pag nagpassing ka, automatic, may kasamang busina. So, mas ma-aware pa siya. Kasi minsan yung si ilaw, di na may mapapansin yun eh. Iba pa rin yung may busina. Diba? So, yun yung ano ko, yun yung para sa akin. Pag nasa likod, doon ang gagana yung busina. At ang gamit ko pong trigger eh, yung mismong passing, doon siya bubusina. So, ito, Abekis, ito na yung video ng diagram. Gagawin, papakita ko na sa inyo lahat to. At i-explain ko sa inyo, isa-isa. So, mga Abekis, simulan natin. So, yun, nakikita nyo po, passing switch ito. Ito po yung mga, normally mga motor na walang mga passing switch, no? Tapos tayo naglalagay. So, ibig sabihin, positive trigger po yung mga yan. Meron ding ibang mga motor na positive trigger na siya. Kasi lahat naman halos ng passing switch, positive trigger, mga kabekis. Wala sa inyo na yun, paano nilalaro yung diagram. So, lahat yan sigurado dumaan ng ACC. Okay? Sa akin, nakita yung nakasulat ACC or 87. Yung mga naka-follow sa akin at mga nakakagawa ng mga tutorial na ginawa kong power up lines, maintindihan nyo kung bakit 87. 87 relay po, di ba sa power up method ko, ang sinusupplyan ko po kasi, lagi, nag-relay po tayo ng power up. So yung lumalabas doon, laging ang sinusupplyan ko is yung mga switch. Yun po ang nire-relayan ko, hindi po yung direct ilaw. Kung ano po yung switch, yun po ang nire-relayan ko. Ganun po ang procedure ko. Makita nyo na, kung 87, siya rin ang kinuha ko sa passing. Para po mag-advance yan, kahit nakasinde, pwedeng pag-passing, kahit nakapatay, pwedeng mag-passing, nag-yellow switch po ako. So, gantong nangyayari yan. Papasok po yan, close, normally close. Diretso po, itap nyo. Mga kabekis, take nyo itong laser gun po natin, may sarili na pong relay yan, no? Kunyari, ito yung power up relay ko. Yung 87 po nyan, switch, tapos pupunta dyan. Diba ganyan po ang style ng wiring setup ko, lagi. Magtatap po kayo dyan. Paglabas na normally close, diode. So, pag nakapatay po yan, nagpassing ka, papasok po yung power sa kanya. Pasisindihin niya ngayon yan. Lagyan niyo po ng diode 3 amp. Masyado po malaki ang mga ilaw natin ng watts niyan. Hindi ko kaya na maliit yan. Iinit lang po yon. So, ayan, 3 amp. So, kada pitik-pitik mo ng passing switch, sisindi siya. Okay? Ngayon, mapapansin nyo, may normally open ako. Siyempre, sumindi na siya, mga kabekis. Pag pindot mo ngayon to, passing mo, mawala ng contact to. Kasi nakasindi naman eh. Sa normally open ko po ka Bekis, activated po, negative ang ginawa ko. Nag-SPDT relay po ko, electronic type 20 ampere. Ang ginawa ko po, yung C1, C2, negative po, body ground. Yung normally close po, ang may connection, yung normally open, wala. Nag-gets nyo po. So kung nandiyan na yung linya niyan, syempre, pag pitik mo dyan, dito na papasok yung power. Negative po yan ha. Normally po ang laser gun natin ng negative niyan, diretso body ground, di ba? Ito hindi po, no. Pinadaan ko po ng relay ang body ground niya. Ito po siya. Kung wala po ito, diretso po yan sa body ground, yung mga negative ng ilaw. Since advanced passing po ang ginagawa natin, multifunction, pinadaan ko po ng relay yung negative niya. So hindi siya diretso yung body ground. Dumamo na ng relay bago body ground. Nag-guess nyo po. So ano mangyayari pag pinuntum yung passing switch, dito na naka-connect sa close. Sa common, sa normally, open. Siyempre, pag pinindot mo ngayon yan, nakapindot to, dyan na yung contact niya, iti-trigger niya po itong positive na side nung SPDT relay natin. Ano mangyayari? Lilipat po sa kabila. So, mawala ng contact yung negative. Ano mangyayari sa ilaw? Siyempre, mamamatay, di ba? Ganun po kadali ang procedure natin. Pag nawalan po ng contact ng negative na mga yan, siyempre, magsa-shutdown yan. Okay? So, I mean to say, pag nakapatay, pag wala pong nakasinding ilaw, ang passing niya po, positive po, nakatap, iilaw po. Ngayon, pag sumindin diretso to, lilipat tayo, ang negative line naman ang papatay natin ng mga ilaw. Same lang din po yan sa mini driving light, mga kabekis, oh. Lagi po kayo may diode, kung dalawang ilaw, kung isang ilaw lang po ipapassing niyo, wala yan. Huwag na kayo mag-diode, okay lang. Eh kung dalawa po yan, may langan nyo po mag-diode kasi magbabalikan po yan. Kung sisindihan nyo to na walang diode to, pag sindi nyo ng power ito, sisindi rin ang laser gun. Vice versa, ganun din po yan. Kaya parehas pong may kabilaan diode. Kung wala naman yung mini driving light, ang meron nyo po yung headlight, same procedure, yung headlight, yung high beam na linya, lalagyan nyo nito. At yung negative po ng headlights natin, syempre hindi naman sisindi ang headlights sa wala negative. Yung negative po noon, yun po ikakat nyo. Ayan o.
Napansin nyo, tag-iisang negative relay yan. May isa akong negative para dito, may isang negative para doon. Yung iba ba sinasabi, pwedeng pagsamahin. Kayo, gusto nyo pagsamahin, pagsamahin nyo. Lakihan nyo na lang yung relay nyo, yung transparent gamitin nyo. Pero ako kasi, mas safety ako sa ganyan. Ginawa ko na po dati, isang relay lang ginamit ko sa dalawang yan. Nagkaroon po ng feedback. Although hindi nasisira. Kaso nagkaroon po ng feedback. Sumisindi yung ilaw kahit naka, hindi siya naka-advance. So, pumipitik, lumilipat. Okay? So, ganito ang pinaka-safe procedure. Hindi naman ho, sabi ko nga, pag mag-wiring po kayo, huwag niyo i-shortcut. DIY naman ho yan. Gawin niyo yung tamang procedure, huwag na ho tayong sumorkat. Okay? So, ganun din po. May driving light, may driver unit. Ito yung MDL switch po niya. Three-way switch na po yan. From relay ka ako. Ibig sabihin, yung 87 ng relay ko, pumasok dyan, so nakasupply. Pag nag-on siya, low, saka high. Okay. Anong ginawa ko? Yung high beam po. Yung high side ng mini driving light, yun ang nilagyan ko ng diode. Nakaharap sa line niya. Diba? Para kahit sumindi to, hindi babalik yung power. Ang papasok lang, yung papunta lang dito. Yung pabalik, hindi. So, nag-gets niyo po? So, yung negative niya, ginawan ko din siya. Imbis na yung negative ng driver unit, diretso sa body ground, ang ginawa ko po, pinadaan ko po ng negative relay. So, yung C1, C2, nag-body ground. Ito yung positive side ko. Sa kabila, ito positive ko, no? Sa kabila, ito, magkaiba. Same lang po yan, kahit ano po, pagbalik-balik tarin nyo. Lagyan nyo lang po ng diode. Para mas tumibay po yung relay. Ito, wala pala akong ilagay diode. So, ganyan yan. So, ito na yung negative side ko eh. So, dito nakaharap yan. Positive. Doon nakaharap, ito yung positive side ko eh. Ano? Siyempre, pag pinindot mo ngayon itong passing switch, papasok yung power dyan, mag-a-activate to. Kasi ito meron eh. Magkasama na eh, body ground eh. Sila lagi may contact yan. So, iilaw yan. Eh kung nakasindi na, siyempre din mapapasing, di ba? Kaya lang pag pinindot mo ito, lilipat dito yung power. Kada pinindot mo ngayon, magkakaroon ng ma-energize to, lilipat dito yung power sa kabila. Mangyayari, mawala ng power yung negative. Kaya siya namamatay. Okay, di ba? Ganun kasimple. Diagram method natin yan, mga kabekis. Ngayon, papakitaan ko kayo, paano kung hindi kayo mag-halo switch? Sa mga naked bikes, ang gagamitin natin eh, handlebar switch. O yung mga toggle switch. So, ganito yan. So, ayan, nakita nyo. Isa pang drawing. Ito yung kanina, using halo switch. Ito po, using two-prong switch or toggle switch. Yung dalawa line niya lang. Same procedure, mga kabekis. Ang nawala lang po dyan yung halo switch. Ito, meron, no? So, nawala na. Diretso na po tayo. Huwag na tayo ang dadaan sa halo switch. So, yung passing switch, same po, dumaan sa relay ko, sa ACC. Diode pa rin, hindi mawawala po yan. Kasi dalawa po ang pinailaw natin. Pero kung isa lang po ang paiilawin nyo, isang linya lang, kunyari laser gun lang, kahit di na kayo mag-diode. Pero, for safety kasi yan. Okay. Para hindi bumalik yung power kung sakali. So, dalawa yan, siyempre, kung patay ang mga ilaw na yan, kada passing mo, iilaw nga naman yan. Kasi mag-i-inject ng current to eh, ng power eh. Pasisindihin niya ngayon yan. O di okay, sumindi. Ngayon, inon mo to. Stable na, dalawa naka-steady na. Umasok yung power. Siyempre, di na siya mapapatay, di ba? Ito po. Meron po ako nilagay na handlebar switch. Negative activated. Same lang din po. Yung relay po natin na SPDT, hindi na po siya magkasama sa sisa sa siwo. Yung kanina po rito, magkasama, nakita nyo. Diretso body ground. Ito, hindi na po. Yung C, diretso lang ang body ground. Ayan o, yung C lang. Kita nyo yung difference? C1, C2, magkasama o. Sa body ground. Ito na sa toggle switch na gagamitin natin, wala, hindi na magkasama. Yung C lang ang nandun. Okay? Pero yung passing niya, doon pa rin. Isama nyo pa rin doon. Same ng pinasukan. Nawala na yung switch. Ayan o. Kumbaga, tag-isa yan dyan, tag-isa doon. Diode, diode. Ang linaw. So, siyempre, pag-passing mo, hindi ho gagana yan. Laging activated yan yung negative. Same po ah, yung negative po niya na dumaan ng relay ah. Maiintindihan nyo naman po sa drawing. Dumaan po ng relay. Body ground, tapos negative relay. Paano ngayon mag-switch to papulilipat dito? Ayan po. I-on nyo po ngayon yan. Trigger nyo. Pag pumasok po ang negative line dyan, magkaroon na linya to, yung coil. Yan lang naman po dalawa ang switching talaga ng relay na to eh. Yung C1, C2. Once na na-energize yung dalawang linya na yan, saka lang ito mag-a-activate. Ganun po, okay?
So, pumasok yan. O, di ba energized na yan? Naka-contact pa din yan. E, pinindot mo yung passing. Ano mangyayari? Okay? Sasabihin ng iba, paano yung sir, iisa passing contact niyan, di meron din po yun doon. Walang problema ka, Bekis, kasi ang pinatay ko naman negative. Kahit mag-inject pa ng power yan, kung sabihin hindi mamamatay yan, mamamatay po kasi mawawala yung negative eh. Lilipat eh. Kada pindot mo, lumilipat. Nagigets niyo po yung point? Ulitin natin ha. Sige, wala pang power yan ha. In-inject mo, patay ang ilaw, passing ka, sisindi. E in-steady mo, e iisa connection mo sa relay na to, saka dito sa linya na to, iisa lang. Kahit ito pindut-pindutin mo kakabekis at hindi pa naman nakasindi yan, wala rin to, hindi gagana. Ito lang gagana. Ngayon sinindi, nag-stable to. Naka-on na siya, lagi siya naka-on na. Kahit po ipassing mo yan, basta naka-trigger po yung negative ng switch na yan, may power, lilipat po yung negative dyan sa kabila. Kahit supply pa niya ng positive ulit yan, hindi po sisindi, mamamatay siya dahil mamamatay po ang negative. Kaka-off. Sa malinaw po ba yung in-explain ko? Ulit-ulitin nyo lang po yung diagram, picturean nyo po, gawa ay sariling diagram, iguwit nyo, intindi nyo lang po. Same procedure po sa mini driving, domino switch. Ngayon nagtataka sa akin, iba nagtatanong ha, paano daw kung yung domino, yung high, ay yung mini driving light, yung high nakatap sa high beam ng headlights. Same pa din po yun, same lang. Sa advance po, tandaan nyo, ito pinamadali tandaan pala. Pag nag-advance passing na po tayo, yung negative po ang papatayin. Okay? Pag normal passing po, positive, nilalagyan natin ng supply. Pag advance passing na po, multifunction switch, pinapatay naman natin yung negative line. So, baligtad lang. Normal passing, binubuhay natin yung power. Sa advance passing, pinapatay natin yung power ng negative line. Ganun po kadali intindihin mga kabekis. Basta lahat po ng gusto nyong i-advance, negative line po ang papatayin nyo. Makukuhan nyo na po agad yung pinupunto ko. Ngayon, meron na ako sa video, paano yung bubusina? Ito yung kabekis. So, ayan na yung linya, no? Hindi ko na binuo yung drawing. Yung negative na relay na po yan, nakita nyo may X. Lipat natin dito. Ayan. Ito po para sa mga negative triggered yung busina. Matitest yun naman kung positive yung negative, tinatanong nila ako eh. Ang pag-test po niyan, tester, continuity. Buksan nyo po yung susi o kahit patay. I-test nyo po yung negative ng isa at yung negative body ground, yung prong. Pag nag-continuity po yun, ibig sabihin, positive activated po yung busina. Kasi meron ng contact yung ground agad eh. Pero kailangan po nakabunot yung dalawang pin sa stock horn, no? Doon nyo po malalaman yun. Okay? Pinakamadaling gawin. Pag wala ako yung na read that continuity dun sa negative line na yun, isabihin, negative trigger po siya. Pero pag may na-read po kayo, nag-continuity yung dalawang negative at yung body ground, isabihin, positive trigger po siya. Ganoon lang po kasimple pag-shoot, pag-test, paano malalaman. So ulit, ito yung negative. Pinalaki ko lang, below up ko lang. Ayan po. Di kada trigger po, siyempre. Negative horn po, gaya to, Yamaha. Negative horn po yan, trigger. Lilipat yan, diba? Diba wala to? Lilipat yan. Itap nyo ngayon po yan. Lagyan nyo ng linya, ilagay nyo sa pink wire. O ano po ba yung nagpapa-activate ng busina nyo? Kunyari, negative trigger. Madalas sa Yamaha, kulay pink, diba? Kada pindot mo ngayon, bubusina yun. Nagets nyo? Basta naka-advance passing ganun. Bubusina na po yun. Eh, pag positive triggered horn, kailangan mo ng relay. Hindi mo pwedeng idiretso yun kasi lagi nang bubusina yun, mga bekis. Nasa inyo kung gusto nyo yan, no? Diretso nyo na. Yung positive trigger to. Diretso nyo na din doon. Itak nyo na agad. Kaso lagi yung bubusina. So, ang gagawin natin, lalagay tayo ng extra. Lagay nyo ACC. Hindi na sa relay galing. Yung ACC lang. Galing lang sa ignition line. Pagsamahin nyo yung C1, C2. Okay? Diode. Para matibay yung relay. O, yung lipat po niya. Positive trigger yan. Pag lipat po niyan dyan. Yan. Ganun lang po yan. Ayan o. Negative activated. Positive trigger yung horn ha. Pero negative activated pa rin yung relay ha. Ito po yan ha. Inakyat ko lang. Ito yan. Inakyat lang. Okay? May X yan o. May X doon o. So, pag lipat po niyan, automatic. Eh, nga pala, dalawa po yan ha. So, kaya di ka rin mamili. Choice mo. Since dalawa yan, kung gusto mo, bubusina lang siya dito sa laser gun. O kung gusto mo, bubusina lang siya dito sa mini driving light pag nakasindi. Pwede rin dalawa. Paano yung dalawa? Ayan, pagsamahin nyo lang di po yan. Lagyan nyo yan. Pagsamahin nyo, lalabas dyan, kukunik dyan. So, kada lipat po ng power dyan, naka-advance, magkaka-energize to. Papasok sa normally open.
itap nyo ngayon po sa may positive ng hole nyo. Alam nyo naman yung busina lagi may stack po yan, di ba? O yung stack po nun, kung positive trigger yon, tap nyo po dun. Ano mangyari? Kada pitik mo ng passing na naka-advance ka na, magsusupply siya. Bubusina siya ngayon. So, ganun na mga kabekis. Pinaghirapan ko to. Bahala na kayo mintindi. Pero, as much as possible po, yung kaya kong i-explain at yung kayang-kaya kong i-drawing na hanggang sa abot ng mga kaya ko para lang maibahagi sa inyo to, shinare ko po. Kaya yung mga nagtatanong po sa akin na unrelated, example, bakit Becky Rex pangalan mo, sir? Bakla ka ba? Sir, bakit ganito? Yung mga ganong unrelated na hindi ko na sinasagot mga kabekis kasi kaalaman po itong tinuturo natin. Medyo wag po tayong magpakatanga pasensya na sa word. Ba, yung unrelated yung question nyo sa ginagawa natin. Kung wala kayong hilig, pikit kayo. Huwag kayong maingit. Ganun lang kasimple. Dahil may istorbo yung mga gustong matuto. Ang dami kong nakikita sa comment section ko sa channel ko, pati sa page ko, sa group page ko, mga eager matuto. Para sa inyo to mga kabekis, gusto mag-DIY. Para na rin po sa mga gustong magkaroon ng extra income. Pero tandaan nyo kabekis, huwag tayo manlalamang ng tao. Kasi libre itong binahagi ko sa inyong kaalaman. Pinaghirapan ko po yan. 8 years experience po ang ginugol ko tapos binahagi ko lang sa inyo ng libre. Hindi nyo kailangan mag-aral. At sigurado po ako dyan, tamang procedure yan tinuturo ko sa inyo. Okay mga kabekis? So tatandaan nyo lang po, pumarehas tayo ng laban sa buhay. So good day and God bless mga kabekis.